Positive Beautiful People, ngayon po ay gagawa po tayo ng mga pangpaswerte sa ating mga prosperity basket. Ang ating po mga kakailanganin ay ihanda po ninyo, ipapakita ko sa inyo kung ano-ano yung ating mga ilalagay sa ating prosperity basket. Okay, ngayon po, ihanda na po natin ang ating mga gagawing prosperity basket, okay? Good morning, good afternoon, good evening, saan man pong sulok ng mundo tayo naroroon. Kayo pala, ako ay nasa Japan, ngayon dito ay magandang umaga, okay? Ngayon tayo po ay gagawa ng mga pangpaswerte sa papasok na 2022. Tayo po ay nasa Year of the Tiger Water Elements. Ang mga pangpaswerteng ito ay isa lamang gabay, nakakatulong upang magkaroon tayo ng positibong disposisyon, kaisipan at pag-asa. Samahan lang, nagaganda ang ating buhay, samahan din ng sipag at tiyaga, pagkilos at pagsusumikap dahil nasa Diyos pa rin po ang awa at nasa atin pa rin po ang paggawa. Okay po ba? Ngayon po ang mga nakikita nyo po sa inyong harapan, yan po ang ating mga gagamitin sa ating gagawing prosperity basket. Ang dahon po ng laurel, eto nakikita nyo po ang dahon ng laurel na ito. No, isulat po ninyo dyan ang money abundant, prosperity wealth, success. Isulat nyo po lahat ng mga gusto nyo pong i-wish at saka nyo po ilalagay dito sa inyong pwede dyan sa red pouch na yan. Kung meron din kayong kakaiba na ganitong plain na red pouch lang, pwede nyo rin po ditong ilagay yung inyong ano, inyong mga isinulat sa dahon ng laurel, no? Pwede kayong maglagay ng 7 coins or 8 dahon ng laurel dito sa loob na to. Lagyan nyo rin siya ng cinnamon powder. Kung meron kayong yung ano, yung bark ba ang tawag doon? Bark na cinnamon. Sulatan nyo rin yun ng mga abundant, success, prosperity, health, yan. And then, yung huwag nyo pong kakalimutan yung inyong mga coins. Dapat po kailangan hugasan nyo po muna ito ng maigi. Hanggat maaari, hugasan nyo po yung inyong mga coins sa asin. Ito po kasi, ito mga coins na to is for, ano lang, nandito lang siya. Ang ilalagay ko po kasing ano, coins doon sa ating bigas is yung kulay silver. Yun po ay ilalagay ko dito sa loob ng ating prosperity basket, yung ating 7 or ibig sabihin is pang isang linggo, di ba? Kumbaga hindi tayo nauubusan ng pera, kasaganahan. Kaya kailangan po hugasan nyo muna po ng maigi yung inyong mga coins na ilalagay nyo sa ating bigas, no? Kasi kailangan po malinis na malinis lahat ng mga gagamitin nyo na ilalagay nyo dito sa ating prosperity basket, no? Ayan, makikita nyo po dito ang ating mga tasoy card, no? Ang fish. And then, nandito rin si Santiago. Meron din tayong abundant. Ayan, hindi tayo naubusan ng pera. Ito for, ano to, pangtaboy na mga bad elements or mga pangtaboy inggit. Ayan. Meron din kasamang, ay, sorry. Meron ding inggot po, may inggot. And then, meron din tayong gold bar sa loob. Wala pa po yung rice kasi preparing pa lang po to para malaman nyo kung ano yung mga ilalagay. Meron din po akong ilalagay na abacus
kung ano po yung mga nandyan na sa bahay ninyo na mga pangpaswerte at wala pong masyadong budget, kayo na lang po ang ano, ang mag-isip ng mga pwede nyong ano, makita dyan sa loob ng bahay ninyo. Kung wala kayong ganito, pwede kayong bumili ng mani. Kung may mani na ano, mas maganda, mas totoo, mas ano, diba? At least pagtapos ng ano, is makakain ninyo. Meron din tayong egg. Ayan, ang ganda po ng meaning din ng egg, no? Yan, for happiness. And then, meron din tayong, eto, happiness din to, ang hatid ni Buddha, no? Lucky Buddha. Ayan. Ayan po ang nasa loob niyan. Basta huwag niyo pong kakalimutan, maglagay din po kayo ng bulak para sa, ano, sa magaang ang pasok ng pera ng bulak kapag meron po tayong bulak na inilagay or inihanda sa ating bagong taon, no? Meron din po tayong dito, eto, ang sabi nga nila, napaka ano raw neto, napaka swerte o mabisang pangpaswerte rin ang mga mais. Nakita nyo, diba? Ayan, kakaiba yung ating mga dry corn. Ayan. Kasaganahan para hindi tayo nauubusan palagi ng pagkain. Pera. Iba-iba yung mga kulay ng ating mga ano, kung mapapansin nyo. Napakaganda ng kulay ng ating mga corn. Diba? Na ilalagay natin sa ating iyahandang ano, bagong taon. And then, wag nyo pong kakalimutan ang mga ampaw. Siyempre, ayan, ang dami nating ampaw dito. Ayan, bigyan nyo po inyong mga anak, pamangkin. Ayan, ang ampaw po, wag nyo pong aalisin dyan ang pera buong taon, ha? Huwag nyo pong aalisin para hindi kayo nauubusan ng pera. Ito, napakadami nating pera dito. Ayan, oh, ayan, diba, oh. Kung ilang bundle ba ito hanggang doon sa loob. Talaga namang hindi tayo mauubusan ng pera. Diba? And then, meron din po tayong paper wishes. Nandito siya. Ayan. Pwede po kayong mag-ano nyan. May gold and silver. Ayan, para lahat ng inyong mga wishes is isulat nyo lang po dyan. At saka, syempre, hindi tayo mawawala ng, ayan, yung ating pangtawag ng swerte. Sikat lucky, lucky cat pala, no? Lucky cat. Tapos, mag-ready rin kayo ng mga power stone para pangpaswerte. Eto, meron din po akong ready dito na panglagay sa wallet. Ayan, si Turtle, and then si Five Elements. Ito po, ang inilalagay ko sa aking wallet na may lamang, dahon ng laurel, balat ng ahas, pulang tela, pangtaboy malas, asin, at ang lucky coins. Ayan po ang aking mga hinanda sa papasok na bagong taon. Ito, hindi mawawala ang aking ano, red pouch, no? Yan po ang inilalagay ko dyan sa loob. Ayan. Meron po tayong 10 million yen. I wish, yan, swerte-swerte tayong lahat sa 2022. Lahat tayo ay suswertehin kapag tayo ay may positibong pag-iisip at kasipagan. Yan. Ang swerte po ay lumalapit lang sa mga taong may disposisyon at paninindigan sa buhay kung tayo ay magsisipag at magtsatsaga. Tayo ay lalong aapaw ang kaswertihan sa ating lahat, no? Ito po, lalagyan nyo to ng pera. Pwede nyo siyang lagyan ng isang lapad, ng peso, 1,000. Bahala kayo kung ano. Mas magandang ilagay nyo po dito yung pinakamalaking bills, no? Para ano? Para talagang maraming ang papasok sa inyo sa bagong taon. Ayan. Ito, meron din po ako ditong calendar. Good for 1 year. Ayan. Makikita nyo po dito is for January. Ayan, lahat po tayo is nag kakasiyahan ng araw ng January, no? January. Pagpasok po ng February 2, ayan na magsisimula na ang medyo, ayan, hindi pagkakasunduan ni rabbit at ni rooster. Diba? Nakasaad din dito yung inyong mga, ano ba, mga hindi kasundong animal sign. O ang pagpasok ng February 3, ang magkaaway naman ay ang dragon at ang dog. Ayan po. Meron po tayo niyan, gabay na kalendaryo. And then,
wag niyo pong kakalimutan ha, sa bagong taon. Lahat po ng inyong mga pangpaswerte ay ilabas niyo po. At higit sa lahat, ang prutas, kailangan po ninyo ng... Wala pa po tayong prutas kasi masyado pang maaga. Baka po pag naglagay na tayo kagad ng prutas dito ngayong araw na to, baka hindi na natin makain sa bagong taon, di ba? Okay, pakinggan nyo lang po yung mga sasabihin ko. Kailangan nyo lang po ng... Yung iba kasi sinasabi nila 12 fruits. Sa iba naman... Sa Chinese naman, ang sinasabi nila, mas maswerte daw kapag ang prutas ay lagpas sa 12. Sila kasi ginagawa nilang 13 ang kanilang mga prutas. At sinasabi rin nila na yung pinya is, sa bagay, iba-iba kasi tayo ng paniniwala, ano? Yung basta sa atin kasi tayo is mga Christian or mga Pilipino, diba? Saan man tayo... sulok ng mundo. Siyempre, doon pa rin tayo sa ating mga pinaniniwalaan. Diba? Basta, ang prutas, kailangan puro bilog po ang ating mga i-display sa ating lamesa. At huwag nyo rin pong kakalimutan ang inyong mga, ano bang tawag doon? Yun, yung itlog. Kailangan meron po tayong itlog. Kailangan natin ng... Sa akin kasi ginagawa ko siya, sinosobrahan ko, nilalagay ko yung 8 eggs sa aking sa aking bowl. Ngayon, para talagang lagpas sobra-sobra yung papasok na biyaya or swerte. At saka ang ginagawa ko po, yung mga orange or mikan, pagka tumungtong na po yung alas 12, talaga pong inaano ko po siya, talaga pong pinagugulong ko siya papasok ng aming ng aming bahay. At huwag nyo rin pong kakalimutan, pagtungtong din ng alas 12, buksan nyo po, panandalian ang inyong mga pintuan, cabinet, para pumasok po lahat ng kasaganahan at swerte sa ating bahay. At huwag po nyong kakalimutan ang maghagis o magpatunog o magingay ng bagong taon para talagang sobra ang papasok na swerte sa ating tahanan. Kung kayo po ay may mga wallet, kailangan po alisin nyo na po muna dyan yung mga luma ng mga resibo. Linisin nyo rin po ang inyong mga wallet at dapat i-cleansing nyo rin po ito para po yung mga hindi magandang nangyari sa nakaraang taon ay pasukan na rin po siya ng swerte. Kailangan po i-cleansing nyo rin po yung inyong wallet kung wala kayong pambili ng bagong wallet. Ayan, punasan nyo man lang siya ng alcohol, tapos pausukan nyo po siya ng insenso. At pagkatapos po, kung meron po kayong mga ipon sa bangko, kailangan po kuhanin nyo po muna iyon, no? Para ilagay nyo lahat, punuin nyo. Mas magandang pumuputok-putok ang inyong mga wallet para naman sa bagong taon is talaga nang tumatalon-talon ang inyong mga ang inyong mga papasok na na mga biyaya or blessing. Kaya lahat po ng mga may pera dyan sa bangko, iuwi nyo muna lahat ng pera ninyo. Ilagay nyo muna sa loob ng bahay ninyo. Pero ingatan nyo rin po ha, baka mamaya pakalat-kalat yung mga pera nyo dyan. Kailangan syempre, ingatan nyo rin na syempre pagkabagong taon ang mga family, hindi natin na syempre kailangan ingatan nyo pero ang inyong mga pinaghihirapan. Ilagay nyo siya sa inyong wallet at hanggat maaari ang bulsa is punuin ng barya, patunugin at sumigaw kayong lahat ng Happy New Year! Ayan! Diba? Swerte tayo, swerte tayong lahat. Isigaw nyo po yan ng sabay-sabay. At sabay-sabay rin po tayong manalangin at sana po is matapos o mawakasan na rin ang pinagdadaanan ng buong mundo, ang mga virus na kung ano-anong mga nagsusulputan. Ayan, ipag-pray po natin yan sa bagong taon na lahat po ng virus na yan is magwakas na. And a happy, 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 happy New Year na lang po sa inyong lahat. Sana po meron po kayong natutunan sa aking mga in-advice. Abangan nyo rin po yung iba pa nating mga i-upload. Yung kumpleto na po ang ating ang ating mga prosperity basket. For the meantime, yan lang po muna ang aking pin-prepare na gagawin kong prosperity basket. Ngayon, kung wala po kayo ng kagaya ng aking mga hinihanda dito, pwede rin po kayo mag-isip. Diyan lang sa loob ng bahay ninyo, marami kayong makikita mga pangpaswerte dyan. At wag na wag nyo rin pong kakalimutan, syempre,
ang bawang. Ayan ha, ang bawang wag na wag nyo pong kakalimutan ito dahil ito ay napakabisang pangtaboy ng lahat ng mga bad elements, no? At ang asin, syempre. Tubig. Ayan po ha, ang bawang wag na wag ninyo pong kakalimutan. Okay po? Sana po ay meron po kayong naintindihan at meron po kayong nakuhang idea para sa ating mga prosperity basket na gagawin ninyo, no? Ayan, after po neto, bago magbagong taon, ayan, naka-ready na po or naka-ayos na po lahat ng mga prosperity natin. For the meantime, ayan lang po muna and thank you for watching.